Alas 7 ng umaga dumating na kagad yung mga magkakabit ng aircon dito sa kwarto ko. Dapat nga kagabi pa 'to nakabit kasi naubusan daw sila ng oras kaya ngayon na lang nila tinuloy. Sobrang malikabok pa nga kasi nagbubuta sila sa pader. Medyo nahirapan nga daw sila magkabit ng aircon kasi grabe sobrang lakas talaga ng ulan. Sabi nila kuya 2 oras pa daw yun bago matapos kaya sabi ko bibili muna ako ng ulam. Sumama na nga rin sa akin si Ate Jocelyn para daw din ako mabasa ng ulan. Pag naambunan kasi ako sobrang bilis ko talaga sipunin tsaka ubuhin. Di ko nga alam kung may bagyo ba ngayon o wala kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Bali bumili lang ako ng 2 baliwag para dun sa mga nagkakabit ng aircon ko sa kwarto. Konti na lang kasi yung ulam sa bahay kaya baka di magkasya. Pagka-uwi ko ng bahay nakabit na pala yung aircon tapos si Ate Jocelyn tsaka si Bernadette naglilinis na. May lakad pa naman ako mamaya pero sabi ko bago ako umalis tutulong muna ako kahit konti lang. Tapos iyan nagsuot na rin ako ng face mask kasi sobrang maalikabok talaga dito. Pinanasan ko lang yung pader tsaka yung cabinet kasi lahat ng alikabok nakadikit doon. Sobrang hirap nga kasi kahit nakasuot ako ng face mask nakakalangha pa rin ako ng konting alikabok. Minsan nga tumutulo na lang yung sipon ko tsaka nababahing na rin ako pag nakakalanghap ng mga alikabok. Buti na nga lang nandito si Bernadette tsaka si Ate Jocelyn kaya sabi nila sila na lang daw muna maglilinis. Pinapasok ko na nga rin sa kanya lahat ng mga jacket tsaka damit ko dito sa kwarto. Sobrang sikip na nga nitong lagayan ng mga jacket ko kasi medyo madami na rin. Kaya baka yung mga hindi ko na nasusot ibibigay ko na lang sa iba para mabawasan. Anong oras na kaya ilalak ko muna tong kwarto ko tapos pumunta na kagad ako ng Commonwealth para manood ng championship game nila Thurston. Ngayon kasi yung basketball game nila tapos feeling ko nga malilate na rin ako. Anong oras na rin kasi tsaka sobrang traffic talaga. Pagkarating namin pumasok na kagad kami sa loob tapos lumapit sa amin si Thurston. Niloloko nga namin siya kanina sabi namin di na kami manonood kasi mga puyat din yung mga kasama ko. Ayan bali Doc Boleros nga pala yung maglalaro tsaka yung team lako. Bali isa siyang 18 under na palaro tapos grabe halos lahat sila ang gagaling na. Nakakalungkot nga kasi pagkarating namin dito third quarter na pala. Pero okay lang kasi palagi naman silang lamang. Ayan nakakatawa nga kasi sobrang worth it din yung pagpunta namin dito kasi sila yung nag-champion. Tapos iyan na nga o nag-picture taking na kagad sila kasama yung trophy. Ayan, shoutout nga pala sa lahat ng mga bumubuo ng Team Doc Boleros tsaka sa mga manlalaro nila. Natatawa nga rin ako sa kanila kasi imbis na pangalan ko yung tinatawag to sino yung sinasabi. Tapos naalala ko yun nga pala yung palagi kong binibili tuwing breakfast kaya yun din yung tawag nila sa akin. After namin manood ng laban nila Thurston, pumunta naman kami ng SM Cubao para kumain. Magmamanginasal nga kami kaso sobrang punuan dito kaya lumipat na lang kami dito sa Alimon. Ayan buti nga dito kahit papano may pwesto pa. Bali pinaghintay lang kami ng 30 minutes pero okay lang naman kasi hindi pa naman kami masyadong gutom. Asan yung spicy ano? Tapos naalala ko kailangan ko na nga pala umuwi para tapusin linisan yung kwarto ko. Pagka-uwi ko ng bahay sinimulan ko na kagad maglinis para matapos na ako. Gumamit na ako ng vacuum dito sa kama para makuha talaga lahat ng mga alikabok. Medyo mabaho pa nga dito sa kwarto kaya biniligtad ko muna tong stick ng pabango ko para lumakas yung amoy. Tapos yan kinawa ko na nga rin tong 2 para pambabango ng kwarto. Ayan, after 1 hour and 30 minutes, natapos na rin ako maglinis dito sa kwarto. Kailangan ko nga muna gumamit ng extension kasi sira pala yung saksakan ng aircon. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi ako masyadong nasatisfied dun sa paggabit ng aircon nila kuya. Pero okay lang naman kaya baka bukas ipa-skim coat ko na lang sa iba. Ayan, sa wakas may aircon na rin ako dito sa kwarto, hindi na ako makikitulog dun sa kwarto nila mama. Tapos ayan, pinadikit ko na rin dito yung lagayan ng remote. Ayan, ganito na nga pala yung itsura pagkatapos ikabit yung aircon. Di talaga ako masyadong nasatisfied kasi kahit papano wala siyang skim coat. Hindi ko nga alam kung tubig ba itong lumulobo o buhangin na tumigas. Pero sabi naman ni ate tatawag na lang siya na mag-aayos dito bukas. Ipapapintura ulit namin to tapos papalagyan na rin namin ng skim coat.